Hello guys, good morning, magandang umaga po, magandang araw po sa inyong lahat, nagakogi. Another day, another blessing na naman, nagakogi. Ganda ng sikat ng araw ngayon guys. Even though makulimlim siya, cloudy, pero may sikat ng araw. Yan, guys, ngayon nandito kami ni Vincent sa Minglanilla, Cebu. On the way kami papuntang Argao, mga kakogi, papuntang Barangay Aliwanay, Gutlang, Argao, Cebu. Yan, mayroon tayong bibisitahin yung kay Boss Roy Hubay. Mga kakogi, kasama natin ngayon si Vincenzo. Ding? Okay na, Ding? Ha? Alright na. Okay. So guys, natatapos lang namin kumain ni Vincent. Nag-breakfast kami, hindi namin na video. Nakalimutan namin. Anyway guys, natabayanan nyo ang buong episode na ito. Farm visit tayo, Argao, Cebu. Andito tayo sa Argao, Cebu. Papunta na tayo sa Gutlang. Yung ano natin, location na papuntahan natin guys. At saka ngayon, andito tayo sa Barangay Tunggo. Nagpagasolina lang tayo sandali. Tapos sabi ng tinanungan natin, diretso-diretso na lang daw to. So first time natin makapunta dito guys, sa itong part dito ng Argao. So yan, ilang minutes na lang, ando na tayo sa papuntahan natin. So, okay guys, tuloy tayo. Kakogi, ito nakarating na tayo guys dito sa Barangay Gutlang, Argao, Cebu, sa manukan ni Boss Roy Hubay. Yan, so pasok tayo guys. Ano tayo doon? Malayo-layo rin itong lugar nila mga kakogi. Dapliting, dapliting, dago kayong mananap. So guys, pasok tayo doon. Ano pa ba? Dito pala guys, sa loob ng ano nila, farm nila, may chapel. Tingnan nyo. Tingnan nyo mga kogi. May simbahan. Boss! Yes, yan guys, si Boss Lito. Siya ang handler, caretaker dito. Boss Lito, good morning. Morning. Yan, nakaabot agad misin ng ngarian. Oh, good. Lay robag yon. Hey, shout out si ano, si Boss Roy. Oh, shout out si Boss Roy dyan sa Canada. Yun. Boss.
Abot ako dire, boss. Abot ako dire si. Si Kakugi TV. Kakugi TV. Yun. Pahinga tayo sandali, tapos umpisaan na nating ikot-ikotin itong mga manukan ni boss dito. Guys, dito pala guys. Dito pala sa manukan nila Boss Roy, mga Kakugi, 90% sa mga manok dito, mga grace, mga talisayin. Grace, no? Good. Grace, no? Kadalasan, mga Kakugi, yung mga farm, yung ibang mga farm, yung grace, lacton, kanawayon, ugis, yun ang pangpakulay ng kanilang farm. Pero dito guys, iba. Ang pangpakulay dito is pula at ugis. Okay, dito guys, 90% talisayin. Ah, 90% yun. Yoko. 90%. Boss, ano-anong mga bloodline yung talisayin niya na nandito, boss? Sa kwan, Popeye, kang, galing kang Lacson. Popeye Gray. Ayo, cross sa McLean. McLean. McLean Hats, o Gilmore. Mm-hmm. So, sabi ni ano ni Boss Roy, 90% talaga? Oh, 90%. Mga Grace? Mga Grace, oh. Home of the Grace pala dito? Home of the Grace, yun. Yun. Yun, guys. Yung isa sa mga pambaton na dito, guys, isa sa mga signature line na dito is yung Popeye Grace nila, na kinross nila sa kay, ano, kay Lacson? Oh, McLean. McLean ni Lacson. Yung Popeye Grace nila, guys, galing kay, kanina yun, boss? Ang Lacson naghapon dati. Lacson dati. Ako. So, mamaya guys, ikot-ikotin natin itong buong farm nila habang magpupunas muna ako ng pawis. Kasi layo-layo sa nila lugar. Layo, yun. Oh, layo. Mga naka-apat na tanungan siguro kami, guys. Buti na lang, sabi ni Roy, kilala daw dito si ano, si Boss Troy. Oh, Boss Troy. Oh. Raiders namin. Oo. Oh. So, yun guys. Ikot-ikotin natin. Tandaan nyo, ha? 90% dito sa farm nila Boss Roy Hubay is mga Grace. Yun, yun ang signature line nila, guys. Home of the Grace sa Argao. Yun. Dito sa manukan nyo, boss, ilan ang mga naka-cord nyo, boss? Dito 60 plus. Sa banda dito lang? Oo, sa banda dito. Tapos sa kabila? Sa kabila, mga 30 plus. 30 plus. So may mga harvest kayo bago ngayon? Mayroon. Mayroon, mga ilang piraso yan, boss? Yung mga stags lang? 80. 80 to. Sa 80, boss, ilan ang ano yan? Talisayin? Ilan ang grace? Mga 60 plus. 60 plus? Oh. Dami talaga. Pero sabi ni Boss Roy, boss, may mga for sharing kayo dito, di ba? Mm-hmm.
So mamaya pag-usapan natin yung for sharing mo sa dito pala sa Manokane La Voz, Busroy. Itong kinatayuan natin, may naka-core dito ng mga 60 plus. Tapos doon sa kabila, bababa tayo mamaya guys, may mga 30 plus. Yun ang mga ano nila, naka-core na. Pero yung ha-harvestin pa, merong mga 80. Mga 80 heads more or less. Hindi pa yan naka-core, boss? Hindi pa. Hindi pa. So, pa sa ranging. So nasa square fence. Ah, nasa square fence na. Parang hardening na, ina-hardening na. May mga 80 daw doon guys na mga lalaki. Sa 80, sa 60 piraso niyan, mga Grace. Yan, ako. Karamihan, Grace. Sino yung, ano yan, gusto ng mga Grace, try nyo. Mag-inquire kayo dito sa Manokan. Masun si Pangans itong farm, boss? Ang kasagarang entry name din ni Boss Troy, Barangay Aliwanay. Niya ang brothers ko dire si itong si Troy. Si Troy. Guhelde, oh. So, Barangay Aliwanay jud ang yang. Dito guys, regarding sa pangalan ng farm, wala pang karatula, wala pang ganyan. Pero kadalasan pag may event sila na sasalihan ng mga kakugi, ang ginagamit nila na pangalan is Barangay Aliwanay. Akala ko yung Barangay Aliwanay yung area. Gutlang pala. Barangay Gutlang. Kaya nung magtanong kami guys, doon sa may ano, doon sa may Taloot na ba? Ang gosan yung Barangay Aliwanay, wala nakakaalam. Nung sabihin ko, Gutlang. Ay doon pala. So, balik na naman kami guys. So Gut Barangay Gutlang pala ito. Tapos yung pangalan ng kanilang entry pag may event sila na sasalihan is Barangay Aliwanay. Yan. Ang may-ari nito mga kakugi si Boss Roy Hubay. Tsaka ang caretaker dito, nagma-manage dito si Troy Guhilde, no? Oh, my brothers. Yung breeder pala. Tapos ang caretaker handler si Lito. Boss Lito. Yun. So mamaya mga tanong natin dito natin tanong kay Boss kung ano yung mga pinocross-cross nila. Pero yung baseline nyo dito, boss, sa mga Grace is Popeye. Popeye Grace na, boss. Hinalo-halo na lang ninyo kung ano yung mga process nila. Upgrade nila sa atang bagong magkuha sa atang Lacson, Maclet. Lacson. So ngayon, boss, itong season na ito, Popeye Grace kayo, tapos kinross nyo sa Maclean ni Lacson. So yun ang mga nasa square pens na. Ah, kana ngayon. Tapos itong mga reds nyo, boss, itong mga pula. Anong mga bloodline ito? Sweeter, galing kang Bibot nya. Bibot Monsanto. Napoy. Galing kang Benedict ana. Benedict Granada. Yun. Yan Bishop. Pero itong mga pula nila, guys, pangpakulay lang sa farm. Nakakaiba talaga. Guys, kung gusto nyong mag-inquire regarding sa mga manok dito na for sharing, pwede nyong makontakt direkta si ano si Boss Roy Hubay. Ito pong kanyang Facebook account. Yan. Tsaka madali nyo lang matuntun itong mga kakugi, itong area nila. Pagdating nyo sa Argao, tapos tanong kayo doon kung saan yung Eskina Taloot. Pagdating nyo sa Eskina Taloot, papasok kayo, tapos hanapin nyo lang kung saan yung Barangay Gutlang. Tapos hanapin nyo ang bahay ni Boss Troy Guhilde. Ayan, madaling matuntun. Dali na kayo, boss, no? Kina Doro tayong highway. Yun, no, tama. Galing Taloot, padulong Rundam na, lusog na Rundam. Ah, kanina lusog din yung Rundam? Street, tara. Rundam ni. Tingnan na lang kami lotos na padulong Rundam. Direk, no. Sa oras ka, saka pa bukid, no? Yun yung pagsadaan, minton yun. Yun palang daan na dinaanan eh, natin, guys. Naman, eh. Oh. Yun palang karsada na yun, guys. Before tayo lumiko dito, provincial road pala yan. Diridiritsuhin mo yan, guys, ang labasan yan Ronda. Sa Ronda. Another municipality sa Cebu, sa Ronda. Yun. Galing. Ito mga kakugi, guys, lumipat kami, pinuntahan namin yung isang area nila ni Boss Lito dito. So dito makikita natin, guys, yung mga pang prepare nila. So
karamihan dito pa rin mga kakugi, mga talisayin. So, yun. Pasok. Bus. Mga kakugi, guys, nakausap natin si Boss Roy. Si Boss si Boss Roy, boss nasa Canada, no? Oo, Canada. Si Boss Roy, mga kakugi, yung may-ari nitong Barangay Aliwanay is nasa Canada. Now, kinontak namin, nakausap namin mga kakugi. So, ang for sharing pala dito mga kakugi sa mga grace, mga crosses, mga kakugi ha. Yung mga bagong harvest nila, mga 5 months ganyan, mga stags 5,000 ang isa. Pero pag bibili daw more than one, ay, kausapin nyo lang si ano, si Boss Roy. Sure, may ano dyan, may tawad. Basta lampas isa or more than one ang bibilin. Yan sa mga stags. Itong mga bull stag naman, mga kakugi, mga ganitong mga ano, mga ganitong edad. Yan, yan nakikita nyo, mga kakugi. Ang presyuhan yan dito, bull stag is 7,000. Yan, 7,000. Ang mga cocks, ano po yung mga cocks ni boss? Ay, ang mga cocks kasi dito guys, pag maabot sa cocks, sila na ang gagamit. Tapos ngayon, wala, walang cocks na magamit. So walang cocks na ma-share. So ang mga for sharing dito mga kugi, mga crosses, 90% is mga grays. 5,000 ang stags, 7,000 ang bull stags. Pag isa-isa ang kukunin. Pero pag more than one, sure may discount. Kayo na lang mag-usap ni Boss Roy. Yan, mga kakugi. Si Boss Roy, boss. Guys, ano tayo ha? Makimarites lang tayo. tanong natin guys ang history ng manukan dito ni boss. Para kayo din may mga idea na rin kayo guys. Tsaka ano, kunting inspirasyon lang. Ma-inspired tayo ba? Hindi man lahat ng pagmamanok guys, minsan din nakaka-discourage. Minsan din nakaka-inspired. So, pakinggan natin ng history, ang storya. Kung ma-inspired ba tayo or ma-discourage ba tayo. Kasi lalo-lalo ito yung mga asawa natin guys ba, minsan hindi makakaintindi. Akala nila na pag nagmamanok ka, sugal ang pupuntahan natin. So titingnan natin, may nagsusugal, mayroon ding nagninegosyo sa pagmamanok. Farming to eh. So tanong natin kay boss. Ito si Boss Roy boss. Matagal mo na nga kilala siyempre. Oo, oh, tagal-tagal na. Matagal na. 1 year. 1 year na. 2 years. So. Taga dito ba si boss? Taga Balamban. Taga Balamban? Nako. Guys, ang Balamban northern part. Hindi, kung dito ka sa Argao, ang Balamban nasa north.
North papuntang North ka. So, malayo. Ah, malayo. Malayo na. Hmm. Paano ba nakarating dito si boss? Ba't siya dito naglagay ng mga manok niya? Kasi, yung... Kasi si ang Troy Guhilde, kilala niya. Ah, yun. Si yun talaga ang kaibigan niya. Ah, ang kaibigan niya. So, yun pala. Dahil pala kay Boss Troy, kaya napadpad dito si Boss Roy. Si Troy at saka si Roy. No? Tama yan. Nag-umpisa ditong maglagay ng mga manok si Boss Roy, Boss Lit, mga anong taon yun? Last year. Last year? Oo. So, ikaw ang nakatuka sa handling and conditioning. Sa handling ako, yung conditioning yung isoon ako. Sige, sama si Felix. Si Felix, tama, tama. May sinabi pala si Boss Roy, Lito at saka Felix. Tapos ang breeder niya si Troy. Troy Guhilde. Yun. Nasaan ba? Hindi ko nakita si Boss Troy. Nagtrabaho sa Tuaso Ciudad. Tuaso Ciudad siya. Yun pala, kaya pala hindi ko nakita, guys. So, ang palaging nandito si Boss Lito. Dalawang area talaga, guys, ha. Itong area ito, parang special area to. Mas maliit to compared doon. Doon sa kabila, may simbahan nga, no? Manang pista rin doon, boss. Mana. May 14. May 14. So, hindi natin na timing, guys, na magpiesta dito. Marami sanang kainan. So, 1 year pa lang dito si Boss. Itong mga 1 year na pagka-stay ni boss dito sa dito boss, sa area na ito boss, marami na siyang mga na-produce na manok dito? Oh, marami na. Marami na. So, hanggang ngayon, marami na. Oh, yung grace talaga yung pinaka-paborito ni boss? Oh, mga grace. Karamihan mga grace yun. So mga grace talaga. Saka, in a year, sa isang taon, ilang beses lang uuwi si boss dito? Ngayon, bago lang yun. Bago lang umuwi. So once a year lang siya? Mulog 5 katuig siguro. Ah, 5 katuig? Oh, sa uwi? Oo. Oh. Nako. Guys, bihira yan mga kakugi ha. Nasa abroad. Tapos, ang tagal bago makauwi. Tapos, ini-entrust yung mga alaga mo sa tao. Ibang tao. Nako, ano yan guys ha? Kung hindi nagpapasyon ng manok yan, talagang iiwanan niyang manok talaga. No, magkano ba ang gastos dito, boss? Sa feeds lang, sa patuka, sa vitamins? Dito? Sa feeds, monthly? Sa feeds lang, monthly, 32,000 ang sa feeds. Sa feeds lang. So, yun ang pang-maintenance lang? Oo, pag-maintenance. Pag-maintenance na pagka-patuka. Tapos, yung sahuran pa ng tao, boss, magkano kaya? Sahuran pa ng tao, 6,000. Ang isa? Oo, isa. Tapos, dalawa kayo? At tatlo kayo? Ako ra doon. Ay, ikaw lang may sahod. Yung kapatid mo, bibigyan na siya pag may conditioning. Yun pala. So, palagyan lang natin guys, 40,000. Walang rent sa area, boss? Wala ra. Bayad lang siya ng tubig. Tubig at sa kuryente. Yun. Palagyan lang natin guys, 40,000 a month ang gasto ni boss dito. Kung wala kang passion sa pagmamanok, hindi mo palagi nakikita yung mga manok mo. Talagang, iiwanan ng pagmamanok. So, saludo ako sa iyo, Boss Roy. Believe talaga ako sa iyo. Nakikita mo ang mga manok mo sa picture lang at saka sa video. No? Kung anong nire-report dito nila Boss Troy at saka ni Boss Lito, yun lang ang pinagkatiwalaan mo. Yun lang ang pinaniwalaan mo. Believe. Talagang, saludo talaga. Kaya guys, mga kakugi, dito sa mga alaga ni Boss, sabi niya, kung mayroong bibili, mas mabuti. Pero kung wala, okay rin kasi mayroon pa man daw silang pambili patuka. So, kasi guys, itong mga manok na dito may gumagamit, gagamitin din, no? May from time to time isasama nila sa mga schedule, guys. So, ngayon mayroon kayong mga nakapending na schedule sa event. Wala pa. So, baka ari na sa kuan, mga stag. Stag season. Baka November-December. Oo, November-December. Yan. Okay, mga banded ng stag. Yun, banded ng bakbakan? Bakbakan, digmaan, o sa balanban, uba. Uba. O kang Dr. Halsidal. Sa BCGBA? Oo. Yan. Shout out, Doc Hansi. Dami mong chicks, Doc. Pahingi namang isa, Doc, kulit. Mga dagang yun. Dito tayo manghingi kay Doc Vince. Doc Vince,
baka may bagong pulit ka dyan. Yung mga 35 years old. 35 years old na pulit, Doc Vince. Mahabang buhay na. Isang 18 at saka isang 17. Duha day. So, yun guys ha. Kung sinong kursunada, may kursunada sa mga manok ito ni Boss, pwede silang mag-share. Sa ngayon, meron silang 80 heads na mga stags. Bullstag. Mga bullstag pala. May mga bullstag na mga 80 piraso. More or less. Ang stag po, 80 plus kapin po. So mga stag, bagong harvest, 80 po. Yun. Tsaka lahat na yan, mga banded. Sa may kursunada lang guys ha. Pero kung walang kursunada dyan, okay lang sila boss. Walang problema. Dollar yung sahod di boss. Boss, maraming salamat po sa pag-invita mo dito sa iyong farm. Tawagin natin ng farm na to boss, kasi farming naman talaga tayo. Kahit na sa mga malalaking farm, ang tawag nila sa atin, backyard lang. Backyard. Pero para sa atin, farm na rin. Okay. Ayan. Backyard lang, backyard, backyard lang. So boss, thank you so much. Boss Roy, Hubay, hindi tayo nagka... Ano boss, hindi tayo nagkita nung umuwi ka dito boss, sayang. Hindi ko kasi, hindi ko kasi alam na umuwi ka pala dito. So, yun. Thank you so much boss sa invitation mo. At saka ito, na-feature natin yung mga Grace. Home of the Grace, Popeye Grace. Yun ang title natin sa ating ano. Home of Popeye Grace. Popeye Grace of Argao. Argao. Ayan. Popeye Grace of Argao. Yun ang ano natin. Pamagat. Itong ano natin. So, yun mga kakogi. Sana nagustuhan ninyo itong video ito. Itong episode na ito. 90% Grace ang nandito. At saka may ibang hindi Grace. Mga Maclean. May mga... sweeter na galing kay Bibot Monsanto at saka may kay Benedict Granada. So yun guys. Napakailaing isulti boss. Kang Kuan, kang Boss Roy. Wala na kay imong i-greet ha, imong asawa, imong greetings. Wala. Wala pa kay asawa boss? Wala pa. Mo din wala. Na. Ano pala to? Stag. Bullstag. Bullstag. Oh, wala pa na broodstag. Bullstag. So, yun mga kakogi. Maraming salamat po sa panonood ninyo. Hanggang dito naman lang muna ang episode na ito. Once again, thank you so much Boss Roy Hubay. Nakapunta kami dito sa Barangay Gutlang, Argao, Cebu, Home of the Grace, Popeye Grace. At sa inyong lahat mga kakogi, thank you so much. Tandaan palagi mga kakogi, basta magkogi, dunay maani. Okay.